Hello guys! So ayan, magluto tayo ngayon ng Atay Balunan. So ayan, naghain na rin ako. At ito ang ating first bite. Yan, ang sarap niyan guys! So tara, samahan niyo na ako magluto. So ito, maghiwa muna tayo ng sibuyas. So walang bawang kasi akala ko hindi siya talaga bumili ng bawang. Yun pala, yun nandoon sa rep, yung gamitin ko. So, ito lang yung mga nasa plastic yung nakuha ko. So, ayan, sibuyas yan. Wala akong nakitang bawang. So, akala ko ayaw niya ng bawang. So, yan, hindi ko nilagyan ng bawang yung ating adobo. Pero masarap pa rin naman kahit kulang yan sa ingredients na walang bawang. So, ayan, hiwa-hiwain lang natin yan ng maliliit. Kasi tayo ay magluluto na. So, ayan, may mga nagsasabi din dati. So, eto, story time muna tayo habang naghihiwa. So, dati nagtatrabaho yan si Jowa sa isang kumpanya. So, may nagsasabi doon dati na hindi ka man lang pinaglulutuan ng Jowa mo. Ganyan-ganyan. Kung ako Jowa mo, paglulutuan kita. Ang landi mo, girl! Hindi ako nagluluto noon kasi pumapasok ako. So, ngayon, eto, hindi na ako, kumbaga, day off ko. So, magluluto naman ako. Ganon. Tsaka dati, wala kaming, hindi ako talaga nagluluto pag may mga tao. So, hindi din ako kumikilos pag may mga tao. Nahihiya po kasi ako. So, ayun, para sabihin ko lang sa'yo, girl, marunong ako magluto. Excuse me, kung sino ka man at alam ko kilala mo yung sarili mo. Siguro mapapanood mo din to. So, ayun, moving forward, wag po tayo agad-agad mag-judge ng mga taong nakakasama natin, especially mga ka-workmates natin, kasi hindi po talaga natin alam kung ano po yung real story about sa kanilang dalawang karelasyon. So, wag po tayo mag-himasok sa kanilang pagrarelasyon or kanilang relasyon kung hindi po natin alam yung mismong story. Katulad nun, hindi niya alam kung ano yung mismong story, kung bakit hindi ko napaglulutuan yung jowa ko. Kasi, syempre, sabay kami ng pasok. Gigising ako ng maaga, mamamalengke. Ay, sorry po, hindi po ako ganoon. Kung kayo po, eh ganoon kayo. Eh, di salamat na lang po at marami-rami salamat kasi kayo po ay ganun po sa inyong kinakasama. Eh ako po, hindi po ako ganun. Kaya wala po tayong pakialamana ng relasyon. Ano? At saka, maswerte yung asawa mo sa iyo or yung kapartner mo dahil ganun ka sa kanya. At saka sa aming magpartner po, naniniwala po ako na kailangan po parehas kami may ginagawa po. Hindi po pwedeng isa lang yung gumagawa sa lahat ng gawain na kailangan po. Sa amin pong dalawa na magpartner, siya po yung nagluluto, ako po yung naglalaban ng aming mga damit. Ako naglalaban ng damit namin, ng mga punda, bedsheet, yun po yung aking ginagawa. Naglilinis ng kwarto. So, kung hindi nyo po nakikita na siya ay walang baon, yun po ay kadahilanan, hindi din po siya nagbabaon. Ayaw niya po magbaon. So, stop na po tayo sa pag-judge sa ibang tao or pag-iisip ng kung ano-ano about sa ibang tao kasi hindi po yun tama. Bawal po tayo manghimasok sa relasyon ng may relasyon. Okay? Bye! At ayun, na pa story time pa nga tayo. Sorry na, kaagad. So ayan, maglinis na tayo dito ng atay at saka ng balunan. So kung may kita ninyo, pinipisat-pisat ko. Pero buti na lang, hindi ko dyan napipisat yung atay. Yung balunan lang. So tatanggalin mo yung kulay dilaw na yun sa balunan. Tsaka yung madulas. May madulas kasi dyan eh. Tatanggalin mo yun. Pero, yan, sabi ko, tatanggalin yung nasa loob niya. Pero, pagbuka ko naman yan, wala namang mayroon sa loob. Kaya, hindi ko na siya binuka lahat. Tapos, after niyan, hinugasan ko lang. Ang hirap mag-vlog habang naghuhugas. Sinama naman na nangyayari dyan. At may tubig pa rin sa ilalim niyan. Hindi mo yan mabubuhos ng isahan. Kasi, yung isang mong kamay, busy sa pagbibideo. So, ang ginawa ko dyan, pinatong ko yung cellphone sa may patungan para mapakita ko sa inyo kung paano tanggalin. Yan, yung dilaw na yan, tatanggalin yan. Hindi ko alam kung ano yan. Baka balat niya pa yan.
Tapos yan, madulas yung part na yan. Kaya anuhin mo lang yan ng kutsilyo. Mas mabis pag kutsilyo, girl. Wag mong gagamitin yung kuko mo. Wag mo ako tutularan. Ayan. Inalis ko yan ng kutsilyo. So, ayan. Kung makikita nyo dito, binuka ko yung sinasabi ko sa inyong may laman. Pero wala naman pala siya laman. Hindi ko alam dyan, girl, kung saan yung may laman dyan na sinasabi ng lola ko every time magluluto siya neto. Yan, wala naman siyang laman. Sorry na. Pero hindi ko tinanggal yung mga taba-taba niya, guys. Kasi nga, pagmamantikain natin yan. So, yan. Start na tayo magluto. Yan, buksan ng kalan. Para aesthetic. Charis. Tapos, ayan lang yan na matanggal yung mga tubig-tubig. Tapos, nilagyan ko na yan ng mantika. Iprito muna natin itong mga patatas. Para siya ay golden brown. Yun, tuloy-tuloy lang yung pagpiprito niyan. Hindi ko makuha lahat yun. Nakakaloka. Kaya kinamay ko. Tapos, ang mga nakukuha ko naman, isa, dalawa, tatlo. So, ang ginawa ko dyan, tinaktak ko na lang dyan kamo yung ano, yung patatas. Ay, yung pinaglagyan. Kaya lang, may mga hindi na sama. Ay, ayan, okay na pala. Nalilito na ako sa mga ini-edit ko, guys. So, ito, dire-diretso lang, halo-halo lang hanggang sa magkaroon siya ng color brown effect. Yan, yung mga sunog-sunog. Yan, ganyan, okay na yan. So, hahanguin na natin yan. After yan, tayo ay mag-umpisa ng magluto. So, ayan, usok-usok pa yung kawali, kung makikita ninyo. Tayo ay magpiprito na ng sibuyas. So, di ba hindi nyo nakikita? Ayan, ano yun? Ayun, may nakita kasi ako dun na ano, na parang dahon pa ng sibuyas, tinanggal ko. So, ayan, halu-haluin lang natin, walang kamatayang paghahalo. Sis, ganun. Dahil tayo ay mayaman, sabi ni Ate Emmy yun. So, pinapanood ko yun si Ate Emmy. So, na-inspired ako sa kanya. Every time pinapanood ko siya, kakasigaw-sigaw niya ng mayaman, guys. Parang gusto ko na rin isigaw yun para tayo ay tuluyan na yumaman. So, ayun. Halu-haluin lang natin ito siya hanggang sa lumabas yung kanyang espiritu. Charis. So, ilalagay na natin dyan sunod yung balunan kasi matagal lumambot yun, guys. So, isalin na natin yung balunan dyan. Hindi ko binivideo pag sinasalan ko kasi nahihirapan ako. So, yung mga taba-taba nyan, re-reduce yan ng taba. So, hindi ko nilagyan ng maraming mantika kanina. Alam nyo, ako, pag nagluluto ako, hindi ako naglalagyan ng maraming mantika, guys. Kasi, after mo siya lutuin, sobrang daming mantika. Hindi ko rin alam kung saan nanggagaling. Pero yung partner ko, usually pag nagluluto yun, ang dami talaga mantika. Pero pag ako nagluluto, hindi masyado mamantika. Kasi, konti lang mantika na pinanggigisa ko. Kasi alam ko na magmamantika pa yung mga manok, baboy, mga ganun. Kaya hindi ko nilalagyan masyado ng mantika yung niluluto ko. Kasi nga ayoko yung itsura na parang floating yung mantika sa ibabaw, girl eh. Tas yung gusto mong sabaw nasa ilalim eh, hindi mo makuha eh, di ba? So ito, tatakpan muna natin siya hanggang siya ay magmantika. Kasi kailangan natin yung mantika niya, naiinis na ako. Charis! So, ayan, babalik tayo. Ayan, ang dami ng mantika, diba? Ayan, mga ilang minuto lang yan. Mga siguro 5 minutes. Sobrang dami na niyang mantika. O, diba? Tama ako eh. Bawal lalagyan siya ng maraming mantika. Kasi dadagdag pa tong fats niya. Fats! So, ayan. Dadagdag pa yung taba niya na magmamantika. So, wag masyadong malalagyan ng mantika, guys. Pero kung kayo, mahilig kayo sa mantika, bakit hindi, di ba? Hindi ilagay ninyo. Kasi ulam din naman yung mantika, di ba? Lalagyan mo lang yung naasin. Ulam na yon. Sino mga nakaulam na mga ganon? So, ayan. Halu-haluin lang natin yan. Pero hindi pa ako satisfied dyan. Kasi may mga nakikita pa ako mga mantima. Mga taba-taba niya sa kanyang katawan. Charis. Sa kanyang laman. So, hindi ko pa yan dadagdagan ng lulutuin. Ko-cover pa natin yan ulit. Hintayin pa natin ulit yan na magmantika ng sobra. Pero yan, nasunog na.
Nag-edit kasi ako habang ginagawa ko to. Pero alam nyo guys, hindi naman siya ano, lasang sunog. Masarap naman siya. Kasi yung napanood ko rin, ayan, yan na naman tayo sa nood-nood na si Jerome, pinatustan niya rin to eh. Pero ang mali ko lang siguro dito, dapat hindi ko muna nilagay yung ating sibuyas. Yan. Pero hindi naman siya naglasang sunog. Lagay na natin yung paminta. Napakakarampot na paminta. Ganun. Sa susunod, marami na yan. Pag tayo ay umaman. So, lagyan na natin yung, ano ba to, atay. Yan. Hindi mo pwedeng haluin ng bonggam-bongga yan eh. Kasi, madudurog yung mga atay-atay na yan guys. So, hinahinay lang tayo sa paglilipat. Ililipat lang natin sila para ay sila naman ay maluto bago natin sila ay haluin. So, yan. Lipat-lipat lang natin sila sa mismong may apoy. Kasi dun sa gilid, hindi yan sila maluluto. So, parang i-hopcook mo muna siya bago mo siya haluin. Yan, ganyan. So, after naman yan, tayo ay maghahalo-halo lang. Walang katapusan paghalo-halo pag sa lulutuin. Alam nyo na yan. Gets nyo na yan. So, pagtapos halo-haloin ng bahagya, ilagay na natin yung toyo. Madaming toyo tayo ilalagay kasi ganyan karami ang toyo ko. Pag ako tinoyo, alam mo na. Charis! So, lalagyan na natin siya ng toyo. Tapos haloin lang natin ng konti para mag-combine yung toyo sa mga ano nila. Laman-laman nila. So, yan. After natin yan, haluin ng bahagiya. Ilagay naman natin yung suka. So, ayan. Marami suka rin tayo ilalagay. Pagkalagay natin ng suka, hindi na po natin yan hahaluin kasi bawal daw po haluin pag nilagyan ng suka. So, ayan. After po nun, kumulo-kulo na siya at nilagyan na rin natin siya na sili. Kung makikita nyo, mahilig po tayo sa maanghang. Kailangan po lahat ng pagkain natin may maanghang, charis, para tayo ay ganahan kumain. Masarap po kumain pag may maanghang, ah, diba? So, yan, nilagyan ko po siya na sili, mga limang sili. Ginupit-gupit ko na lang po dyan. Hindi ko na siya sinabay sa gisa. Tapos ilagay na natin yung mga patatas. Ito pala yung sinasabi kong dumikit na. Ang hirap talaga kunin. So, ayan. Dinakot na natin yan ng ating panghalo para mailagay na doon yung iba. Alangan naman, iwan natin yun, diba? So, ayan. Halu-haluin lang natin siya konti para makombine din yung lasa doon sa mismong patatas. So, after nyan, halu-haluin. Okay na, pwede na tayo kumain. Kaya tayo ay naghain na. Ayan. Naghain na tayo ng ulam at pati ng kanin. Yan, kanin ko, tas kanin ni Jowa, yung color bloom plato. So, tayo ay magdasal. Lagi po tayo magdadasal pag tayo ay kakain. Kahit hindi po pang matagalan nagdasal, kahit pasalamat lang para po tayo ay hindi makalimot sa taas. Ganon. Kahit hindi po masyadong matagal ang pagdadasal. Kahit pasalamat lang po, Lord, sa pagkain na to. Ganon. Okay na yon, so kain na po tayo. Pagkasyon natin sa rin natin. Kamay na tayo guys. Ito ko? Tinanong ko sana.
Nai ka, sir. Ito pa kong dito. Balunan. Malambot siya. Ha? Yun lang guys. Bye!